Step 1, registration of business name online. Hi guys! Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Anne. Together, let's achieve our dreams. Last time po, may nagtanong kung magkano daw po ang business permit. At dahil wala pa po akong business permit, ay hindi ko po masagot ang kanyang katanungan. So, I take time para kumuha. Pero dahil GCQ at limit po ang galaw, marami pong politiko ang maraming errands ngayon. Busy po sila. Kaya hindi po namin magawa or mapapirma yung mga ibang papeles. So, ang kinuha ko muna po ay business clearance. Pag-uusapan po natin kung paano kumuha ng business clearance. First of all po, ang business clearance ay requirements para sa business permit. Hindi pa po talaga ito ang business permit. Pero for the meantime, pwede po natin itong pagtiyagaan, no? Kasi nga po, GCQ, hindi naman siguro nila ire-require to talaga since nga na GCQ. So, step 1, registration of business name online. Okay, pwede po siguro siya sa physical appearance pero since nga na may pandemic, online na po at mas convenient po ito. So, saan po tayo pupunta? Bisitahin po natin ang website na www.bnrs.dti.gov.ph. So, ipapakita ko po sa inyo ang actual na pag-register ng aming store. Okay, remind ko muna po pala kayo sa mga payment method which is yung GCash, yung Visa, MasterCard, JCB, or DTI, or Teller. Kailangan po meron kayo kahit isa po sa mga to. Kasi po, once na nag-fill out na tayo ng form, ay mahihirapan na po tayong ibalik ito kasi andun na po tayo sa payment method na kailangan nating mamili. So, siguraduhin nyo muna po na meron po kayong GCash or whatever sa mga nabanggit ko po kanina. So, ang payment method na ginamit ko po is GCash kasi ito po yung meron ako at feeling ko mas convenient ito. Okay. So, let's start! First of all po, kunin natin na kahit anumang gadgets na meron tayo. Buksan po natin ang ating Google at isearch po natin ang bnrs.dti.gov.ph. Ngayon, pagka-loading po niyan, makikita natin ang unang selection na to. Siguraduhin po natin na ang website na ating pupuntahan ay itong https://bnrs.dti.gov.ph kasi po marami na ang nagpa-farming ngayon. Ang farming po ay isang paraan kung saan ninanakaw ng ibang tao ang ating impormasyon sa pamamagitan ng paggaya ng original na website. Pepekehin nito at gagamitin po ang ating impormasyon sa masamang bagay. Pagkatapos po mag-load nun ay makikita nyo po ang notice to the public kung saan nakalagay ang registration man or renewal. Tapos po makikita nyo dyan yung registration and other fees. Basahin nyo na lang po kung gusto nyo malaman ang ibang info. Pero i-X po natin yan para makita natin ang registration. Scroll down lamang po at makikita nyo itong color blue na to na register now ang nakasulat. So pindutin lang po natin siya. Yun, mapupunta po tayo sa unang page kung saan nakalagay yung mga terms and condition, yung mga policy ng DTI sa ipapangalan mo sa inyong business name. Siguraduhin nyo pong inyong basahan at kapag binasa nyo na po ay pwede na po kayo mag-proceed at makikita nyo po itong owner's information kung saan kailangan po natin siyang i-fill out. Makikita nyo po yung are you a stateless person and are you a refugee person. Ang stateless person po ay yung mga taong walang state. Kung meron po kayong birth certificate na kasulat doon na ikaw ay Filipino, so hindi ka stateless person. So, i-know po natin yan. Ang refugee person po ayon sa aking pananaliksik ay isang taong ESCA po. So, i-know rin po natin yan. Ang ating citizenship po ay Filipino. Okay. Sunod naman pong i-fill out natin ay yung basic info which is yung pangalan, birthday, gender, and status. Ang ilalagay po sa pangalan ni aking mama kasi po hindi pa po pwedeng lumabas dahil hindi pa po pwede kasi GCQ. So, i-fill out ko muna po. Pagkatapos na pong fill out yun, ay i-click nyo lang po itong next kung sigurado na po kayong walang mali. Pero lilitaw pa rin po ang confirmation ng summary ng mga sinagutan nyo para makita nyo kung tama po o mali. So, kung tama na po yan, i-check nyo lang at i-proceed nyo. Sunod naman po ay itong business scope. Meron po tayong national, regional, city at barangay. Ang pinili ko po ay barangay dahil ang ating tindahan ay nasa ating barangay. Hindi po ibig sabihin nito na kapag barangay ating nilagay ay sa barangay lamang ang limit ng ating pagtitinda. Halimbawa po, kumukuha tayo ng gulay sa Baguio. Allowed po ba tayo nun kahit na barangay lang ang ating pinili sa business scope? Opo, allowed pa rin po tayo. Pero for your further information, pakibasahin na lang po itong territorial scope kung ano po ang ibig sabihin para meron po kayong sariling info at pananaw or comprehension sa basahing ito.
Pagkatapos po nating basahin ang territorial scope ay makikita po natin ang region, city, barangay. At i-fill out lang po natin to, ang region namin is Region 3. Tapos ang aming municipality is Pampanga, Angeles City. And then ang aming barangay po is Barangay Pangpang. Sunod naman po is yung dominant name. Ang ibig sabihin po niyan ay yung ipapangalan natin sa ating business or sa ating store. Ang ipapangalan ko po is Jam Faye. Pinagsama pangalan ni Jam at ni Faye, ang aking dalawang anak. Ngayon po ang business name descriptor. Ang ating business ay sari-sari store. So, i-type lang po natin yan kung ano pong klaseng nature ang inyong business. Makikita po sa halimbawa na dapat bawal ang may salitang bastos, boobs, ganon, weteng, ganon, yung mga scandalous words. Bawal din pong gamitin yung words na malapit sa mga sikat na kumpanya gaya ng Andox, Lechon, na Jollibee, and etc. Ngayon po, i-check name availability na natin ng ating store kung nasunod ba ang mga rules na ito. So, processing po siya at hintayin lang natin. So, mababasa nyo po dyan na hindi na process ang ating pag-check. Ulitin po natin, usually 2 times po talaga bago lumabas ang result. Ulitin nyo po, i-click nyo ulit itong check name availability and itong validate business name. I-click nyo lang po yan at mag-wait lang po tayo ng ilang segundo. Ayan. Makikita naman po natin na pass lahat. Ibig sabihin pasado at sinunod natin ang lahat ng policy. Wala pong mali sa ating pangalan. Ngayon, i-next na po natin. Pindutin natin yan at makikita nyo po itong summary ulit ng details. Yung pangalan po ng store nyo, kung magkano yung scope po, ang total fee is 230 pesos. Okay? So, kung okay na po yung info dyan, pindutin nyo lang po itong yes. After po nun, ay meron po tayong makikitang reference code. I-screenshot natin po itong reference code na to or isulat, i-take note para naman po ito sa mga transactions natin. Halimbawa, titignan po natin yung ating business name kung nakaregister. Gagamitin po natin yan. So, kailangan alam po natin yan. So, in-screenshot ko po siya dito. Ayan. Then, i-press lang po natin yung continue. Tapos, makikita na naman natin yung ibang bagay na kailangan nating i-fill out. Halimbawa po ay yung ating street address, house building, zip code, area code, phone number, mobile number. So, i-fill out ko lang po ito. Pagka-scroll down nyo po, makikita nyo itong nakasulat na residence address. At kung pares lang po ang location ng yung store sa inyong bahay, ay i-check nyo lang po yung copy doon, yung may box na copy my business address. So, i-check nyo lang po yon. Kasi usual naman po ang ating sari-sari store ay nasa bahay lamang. Pero kung nasa commercial area po siya, so ilagay nyo po yung residence area nyo. Pinakababa po ay makikita nyo yung other details which is nakasulat yung assets, capitalization, and etc. Hindi naman po importante ito since nawala siyang cross, so pwede po natin siyang skip. So, proceed nyo lang po siya. Mapupunta po tayo sa summary ng ating information. Okay? So, check nyo lang po kung may mali. And then, i-click na po natin yung next para mapunta na po tayo dito kung saan i-verify natin ang ating information, i-confirm and proceed natin kung sure na po tayo sa ating pinaglalagay, at go back to verify natin kung meron tayong nakalimutang ilagay. Ngayon, makikita natin ang undertaking at yung reference code natin. So, makikita po natin ang agreement at policy. So, pakibasahin na lang po natin para alam natin yung ibang information na dapat nating malaman. At may consent po dito. Sa bandang huli, i-click nyo po yung proceed kung pumapayag po kayo sa mga info na nabasa nyo. Mapupunta na po tayo sa payment page kung saan nandun ang ating business name, scope, at registration type. Ngayon po, makikita natin dito kung saan tayo pwedeng magbayad. At meron na pong email na ipapadala sa atin ng BNRS. Nakita nyo po ito. So, mamaya babasahin po natin yan. But for a while, tignan nyo po dito na kung saan ay makikita nyo po ang payment method, which is po yung GCash, yung MasterCard, yung Visa Card, yung pong DTI or Teller. So, ang aking method na pinili ay GCash. Makikita nyo rin po dito sa ilalim yung mga transaction fee kung magkano po ang dapat nyong ibayad sa payment option na pinili nyo. So, ang total amount na kailangan nating bayaran is 230 pesos. Ayan po yung mga fee. Ito po sila. Ngayon, kung okay na po yan, i-proceed sa payment nyo na po kung sure na kayo kung saang method po ang inyong napili.
Pagka-proceed nyo po dito ay makikita nyo or malalagin po kayo sa GCash kung GCash man ang inyong pinili. Tapos po, i-email po sa inyo ng BNRS yung verification code. So, ilalagay nyo lang po yon sa verification code dito sa BNRS and follow the steps lang po at yun. Ayan na po natin na transaction status completed and paid. Scroll down lang po natin para sa mga dapat nating i-download. Ito sila yung undertaking, yung certificate, tsaka yung OR. Download nyo lang in case and dadalhin natin ito at ipapaprint natin sa barangay. Ngayon po ay meron na tayong business name at registered na po tayo sa DTI. At napaprint ko na po yung sinabi ko kanina, which is yung OR, yung pong business name, registration form, at tsaka po yung certificate. Ayan po sila, no? Yan. Pagkatapos po nun, ay dalhin nyo lang yung mga papeles na yun sa barangay hall at meron pong ipapapirma sa inyo, which is yung business clearance, at babayaran nyo po siya ng worth of 155 pesos. So, ito po yung receipt at ito po yung business clearance ko. So, bibigyan nyo na lang yan ng picture. So, meron na tayong business clearance. Ang total amount po na nagastos natin para sa business clearance ay 385. 155 po sa business clearance at 230 po para sa online registration para sa ating business name. Okay. Ngayon po na meron na tayong business clearance at itong certificate, pwede po nating ipa-frame to for the meantime, no, para po i-display dyan habang wala pa po tayong business permit. Magbibigay po ako ng update sa inyo once na po nakukuha na ako ng business permit, kasi nga po pandemic ngayon at maraming ginagawa yung mga politiko all government po natin, no? So hindi na po namin magagawa ngayon to. So for the meantime, settle sa business clearance at magbibigay na lang po ako ng update soon. Yun lamang po para sa video na to. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe, sa mga nagko-comment na nagbibigay sa akin ng ideya kung ano po yung mga i-video or i-film ko next time. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Keep safe. Bye!